Ano po ang nakita ninyong most misunderstood part of the law? Kung bakit nababalingan kayo ng inis noong mga motorista? Palagay ko, Kuya Daniel, ang pinaka-problema kasi nito ay nagkulang sa information drive ang pamahalaan, no, ang agencies concerned, maging ang Philippine Information Agency. Sana po, bago po sinabing ilalabas ay mag-implement na, may 6 months to 1 year, no, sinusulat ang IRR, dapat doon po nag-information campaign. No? So siguro nangyari, sinabi ng LTO bukas mag-i-implement na, ang sambayan ng Pilipino, yung mga kababa, nagulat sila. Tsaka, kumbaga, hindi nila alam kung ano yung tungkol sa batas, tapos bukas po ay i-implement na. Palagay ko doon nagkulang, kaya ako natutuwa sa sinabi ni Asi Galvante na they will double time on the information drive. Kasi tuwing ko, ito yung naging punot dulo kung bakit nagkaroon ng outrage. At pangalawa, yung pong hindi nakatulong, yung statement ni LTO Director for NCR, si Attorney Ginto, sa isang interview na tinanong, eh paano kung 12-year-old na yung bata, eh malaki na. Tingin, kailangan pa ba mag-car seat? Eh, sabi niya, oo. Eh paano yan? Hindi nakakasya, baka tumama sa bubong. Ang sabi naman niya, eh bumili na lang ng mas malaking kotse. Palagay ko, that sparked an outrage, no? Sa akin, I hope dahil si Asi Galvante would call his attention na this is a serious matter, no? Obviously, si Director Ginto did not read the law, because I want to clarify, Kuya Daniel, yung pong issue yon that according to the law, the use of the child restraint system or the car seat depends on the size, the weight, and the height of the child. So ibig sabihin po, Kuya Daniel, kapag malaki na ho ang bata at hindi na kasi sa car seat at kaya na pong gamitin ang seat belts, no, yung normal seat belts, hindi natural, hindi na po kinakailangan po ang car seat. So gusto ko pong liwanagin yun. Pangalawa, siguro kung bibigyan yung pagkakataon, ito naman, ito ako na siguro may sala dahil ako pong ini-interview nang galing po sa akin. Probably yung play of words, no, meron akong nasabi na hindi naintindihan, hindi nakaintindihan sa mainstream media. Kaya lumabas yung infographic, no, na doon talaga ako na-criticize, no. With regards to the public utility vehicles, Kuya Daniel, hindi pa ho sila covered ng batas na ito. Sa dahilan, na-complicated po kasi, no, yung buses, jeepneys, and it is according to the law, they are DOTR and LTO is given 1 year to study and do research, after which they can recommend to Congress what to do. So nung tinanong po ako ng host kung paano po yung Grab at taxis, no, are they part of it? Technically po, they are not, no, because Grab, ride-hailing system, and also TNVS at saka yung mga taxis are public utility vehicles, kaya hindi pa po sila obligado. But they have already car, ano, meron na po silang seat belts, so they are equipped to install yung car seat. Kaya nung tinanong po ko, paano po yan, magdadala ba ang mga magulang, no, kung sila isasakay lamang ng taxi at Grab? Ang sagot ko po, Kuya Daniel, kung meron po, mas maganda gamitin. So ang ibig ko pong sabihin, Kuya Daniel, na kung may mahihiram, kung merong available, I was talking from the point of view of the safety, no, road safety advocate, na mas magandang gamitin kung meron, no? And yun po ang akin pong sinabi. Kaya lang ang lumabas sa infographics ay dapat meron, no? Kumbaga, magkaiba po yun, no? Kung meron pong available, optional po. Kung meron magpapahiram, gamitin po natin for the sake of safety of the child. Kaya lang, ang lumabas po ay talagang obligado. Hindi po, kasi nga po, ang public utility vehicles, which includes taxis and yung Grab, ay hindi pa ho yan covered, no, ng batas.